Mariel Ruiz from Grace Gate Harvest Church. I started my life as a Christian when I was 13. One of the pastoral staff po ako ngayon ng Grace Gate Harvest Church. And my first ministry is ushering ministry. The very first time na minahal ko ang paglilingkod sa tao at sa Diyos. Yeah, tagabukas lang po ako ng pinto noon. Akala ko po ang ministry na ito ay yung talaga you're serving the Lord lang at the background. Then, nag-desire po akong magturo ng bata at the same age, 13, as an assistant teacher. Then I became a teacher at the age of 15. And I graduated high school when I was in 15 and I started to live a serious Christian life nung pumasok po ako sa Bible school. 15 years old ay isang challenging na taon ng aking pag-aaral sa Bible school. Bakit? Nung 15 years old po ako, wala po akong kaalam-alam patungkol sa pinasok kong buhay. Wala po akong kaalam-alam patungkol sa loob na isang Bible school. Na kung tutuusin, teenage life, dapat ine-enjoy pa. But the very first time na tumapak po ako sa paaralan na pinili ko, yun po yung time na nakita ko yung sanctuary, nakita ko yung cross ng Lord, and hindi pa po ako ganun kalalim sa Panginoon. And dumating po sa time, sa punto ng life ko, na every afternoon, sabi ko, Lord, imi-meet kita na every day, but I will spend my life by time, every afternoon po, every after class, is gusto kong ma-meet kita personally. Then, nung time po na yon, first year, second year, third year, fourth year, yun po yung time na I really desire to serve the Lord, not just as a teacher, not just yung taga-upo sa church, not just a member, not just taga-bukas ng pinto, taga-greet ng tao. Sabi ko, Lord, enough na po yung pagsiserve inside the church. I want to go out. At the age of 18, 19, yan po yung one of the critical years of my life. Gagraduate po ako ng Bible school na ang tanging alam po ng magulang ko, ako po ay magti-teacher. At ako po ay magsasupport sa family na nakatatak na po sa isipan ko na nung mga panahon na yan, na pag-graduate ako, I will take licensure examination for teachers. Magti-take ako ng exam para maging breadwinner ng family aside po sa ate ko. And nung time po na nag-work ako kasi hindi pa ako nag-exam, ito po yung na-enjoy ko yung life ko sa Center for Educational Measurement in Makati. Then, yung conviction ng Panginoon po sa akin, I know, ito po yung conviction ng Lord sa akin. Whenever na nagde-devotion po ako, na sinasabi ng Lord, you have to stop this. Tigilan mo. You go full time. And yung sa akin po, nakikipag-bargain ako sa Lord. Paano po yung pamilya ko, nakagaya po ng sinasabi ng testimony ng ibang tao? Lord, how's my family? I have many ambitions for my family, sa kapatid ko, sa magulang ko. But it came to the point na hindi ko nakaya yung fully surrendered life sa Panginoon, yung gusto niyang ibigay sa akin. Pero nung mga panahon po na yan, yan yung time na naglalaban ang aking isip at puso patungkol sa panawagan ng Panginoon sa buhay ko. At the age of 19, sabi ko, Lord, at the age of 19, hindi ko maranasan yung gusto kong maranasan as a teenager. 19 years old na nakikipaglaban ako. Ano ba yung panawagan? Ano ba yung dapat kong gawin? Babae ako. How can I lead the people? Babae po ako. How can I pastor people? Babae po ako. Na kung may una mang mag-question sa panawagan ko, ako yun. Na may kung una mang taong makakasakit sa akin. Kasi ako po ay isang taong puno ng insecurity sa buhay. Na whenever I look at people, bakit sila ganun? Ako ganito lang. Whenever I think of something, Lord, bakit sila ganito? Bakit ako hanggang dito lang? Then dumating sa point nga na nagtrabaho ako sa CEM, sa Makati, then tumatanggap ng sahod, araw-araw ang sahod puno na doble, triple sa sahod ng isang manggagawa, diba? Isang worker sa mga office. And na-enjoy ko po yung life na everyday
na malayo po doon sa mga dinidisciple ko. Ako po ay laman ng simbahan since 13 years old po ako. Pero dumating sa time na nag-church na lang ako pero malayo yung puso ko sa Panginoon. No, whenever na yung leader namin sa church nag-i-speak about the calling, priorities, ang lagi pong number one priorities ko yung family. Yes, nag-a-attend po ako sa church. Umaattend ako ng training, umaattend ako ng iba't ibang conferences. Pero palagi pa rin pong nasa puso ko yung family ko, magagalit si mama, magagalit si papa. So, para lang makita yung presensya ko, physical, sige pupunta ako. Pero yung conviction nga po ng Panginoon sa akin, diba? During my devotion, nire-remind ako ng Lord, ang totoong devotion may pagbabago. Ang totoong devotion sa Lord may pagsuko. Ang totoong devotion sa Lord nakikitaan ng bunga. And every time na may meeting kami about discipleship, cell grouping, life groups, ako po yung tao na bakit wala akong hinahandle? Na kung ang purpose ng church ay to disciple people, to love the Lord, to evangelize, to share the gospel to other people. Bakit ako nag-e-enjoy lang sa ministry na panloob? Nag-e-enjoy lang ako sa ministry kung saan very comfortable ako. And yung conviction pa rin ng Panginoon sa akin, you have to go out. You have to lead people to Christ. You have to share the word. You have to share the gospel, the presence of the Holy Spirit. Iparealize mo sa kanila na yung presence ng Lord is enough para makasurvive tayo sa life. And simula po nung time na yun, actually third year college pa lang ako sa Bible school. Every afternoon nga, minimit ko yung Panginoon. Excited na akong graduate kasi sabi ko, Lord, gusto ko mag-disciple. Gusto ko mag-cell group. Pero nung nakagraduate na ako, kung saan-saan ako napadpad ng pangarap ko, kung saan-saan ako nilead nung selfish ambition ko in life, kung saan-saan ako dinala, tinangay ng pangarap ko na ang layo-layo naman pala sa plano ng Panginoon. And I started desiring the will of God in my life. Yung totoong pagde-desire talaga nung nakagraduate na ako, nung nagtrabaho ako. And then, someone told me, na anong plano mo sa buhay? Mag-graduate ka na, anong plano mo? Kasi stick po ako sa decision ko na magtuturo po ako. Mag-e-exam ako, magtuturo ako. Then suddenly, doon po sa pag-iisip ko ng mga bagay-bagay, may kumausap po sa akin. And tinatanong po ako kung anong plano ko sa buhay. Since gagraduate na ako nung panahon na yon, ano bang plano mo? Siyempre, stick po ako doon sa decision ko na magtuturo ako. Kasi yun po yung desire ko since elementary. Gusto kong magturo ng mga tao, ng mga bata. And then, sabi po ng tao na yon, kapag na-receive mo yung calling ng Lord sa life mo, you have to fight for it, defend for it, and live for it. Na-starstruck po ako kasi 15 years old I received the calling pero wala akong pakialam. Diba? Ilang taon ko pong na-receive yung panawagan pero hindi ko siya maintindihan kasi batang Kristiyano po ako noong mga panahon na yon. And then yung desire ko po na pagtuturo, hindi ko po alam na pagtuturo pa din pero sa ibang paraan. Pagtuturo pa din to the point na nagtuturo ako hindi lang yung mga batang dinedesire kong turuan. Matanda, lola, lolo, nakapag-aral, hindi nakapag-aral, kabataan man to, o anong klaseng status sa life na tuturuan ko. And hindi ko pa rin po naiintindihan kung bakit nasa ganung posisyon ako nilalagay ng Panginoon. And every time na binabalikan ko po yung moment ko every afternoon sa sanctuary na aming simbahan, ng paaralan po namin nung time na sa simbahan po ng paaralan namin. Ang laki-laki ng cross, and every time na lumuluhod ako doon, palaging sinasabi ng Panginoon sa akin, you have to reach out. You have to reach out. Na para po sa akin, bilang isang intimidated na tao, insecure na tao, hindi ko po alam kung paano ko yung gagawin. Na I don't feel proud of myself nung mga panahon na yon, pero sinasabihan po nila ako, you have the gift of ganito, you have the gift of ganyan, pero hindi ko po tinatanggap kasi meron nga akong pangarap na hindi naayon
sa sinasabi ng ibang tao sa akin. Yung ambition ko sa life bilang isang ambisyosang babae ay nararapat lamang isuko sa Panginoon. Na tayo pong mga tao, especially ako, every time na nangangarap ako ng ganun, nararamind sa akin ng Lord, that's not for you. Hindi para sa'yo yun. May mas maganda akong plano. Yung salitang obedience po sa akin, sobrang hirap gawin. Sobrang hirap panindigan. Kasi nga po, very uncertain. Anong mangyayari after nito? Itatakwil ba ako ng magulang ko after nito? Kaya ko ba kung sakali? Kasi every time na tumitingin po ako sa mga taong naglilid ng simbahan, hindi ko po makita yung sarili ko na ganun ako. Hindi ko po makita yung sarili ko na I can handle the people na kagaya ng ginagawa nila. Pero sa church, sa Grace Gate po, palagi kaming umattend ng trainings, conferences, seminars, iba't ibang lugar kung saan nagpapatrain po yung mga leaders namin. At sobra po akong natutuwa every time na may message yung mga pastors. Hanggang sa unti-unti ko na lang pong pinagpipray, Lord, gusto ko rin pong maging katulad nila. Na gusto ko rin pong maging preacher na nakakapag-touch ng heart ng tao. Not because kaya ko, not because alam ko kung paano gawin, kundi dahil yung Holy Spirit na sa akin, na kaya akong i-empower ng Holy Spirit whenever I speak to people. Na yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu, without it, I can do nothing. Na kung wala yung presence ng Banal na Espiritu sa life ko, which I considered now as the greatest gift dito sa mundo, na, nakabisado ko lang yung Great Commission, pero yung pinakamagandang sinabi niya sa dulo, I will be with you to the very end of the age. I will be with you sa decision mo. I will be with you sa ministry mo. I will be with you sa ambition mo na kasama ang Panginoon. I will be with you sa family mo. I will be with you kahit mag-isa kang naglalakad sa daan. I will be with you kahit sa jeep. I will be with you kahit saan ka pumunta. Ang tawag ko nga doon, the words of the gentleman. Diba na kapag binabasa ko yun, the sweetest promise for me, I will be with you to the very end of the age. Not just today, kundi habang buhay. Kasi sinabi ng Panginoon, to the very end of the age. And yun yung naging motivation ko to move forward, to lead the cell group, to handle the people, to disciple the people. Hindi ko na-imagine yung life ko na gagawin ko to. Nangangarap lang ako na magturo, pero nilid ako ng Panginoon sa ibang klaseng pagtuturo na para sa akin, ito na Lord yung pangarap kong magturo. Hindi man doon sa loob ng classroom, pero doon sa mga tao na mas higit na kailangan yung pagmamahal ni Kristo. Hindi about academics na ituturo, hindi about sa mga bagay dito sa mundo, kundi yung pagmamahal ng Diyos. And for me, yun po yung pinakamagandang nangyari sa life ko, aside from tinawag ako ng Panginoon talaga, and I responded to that calling. Pero yung pangarap ko pala, hindi ko lang napansin, unti-unti siyang nagbabago. Na kung titingnan yung timeline ng buhay ko, prepare ng Lord lahat. Since the very beginning, 13 years old, until now na ako po ay 22 years old, nasa linya po ako ng pagtuturo. Nasa linya po ako ng pangarap ko, na nineneglect ko before. And napakadakila po talaga ng Panginoon. Hindi ko ma-explain how great God is in my life. Sobrang unexplainable po talaga yung Diyos kapag nakilala natin yung Panginoon sa life natin, na-experience natin firsthand, naranasan mo directly. Hindi mo lang siya na-encounter, kundi na-experience mo yung Lord. He will do something great in your life. He will do great things in your life. And ang susi lamang po, pagsunod at pagsuko. Na palaging nagsisimula po ang paglaya sa pag-amin. At ang paglayang naranasan ko po, paglaya sa mga ambisyon na wala pong kinalaman sa plano ng Diyos sa buhay ko. Paglaya po sa insecurities, paglaya sa intimidation, paglaya po doon sa mga pananakit na nagawa sa akin ng tao. Paglaya po doon sa create ko na sarili ko, and paglaya po doon sa mga bagay na wala naman pong kinalaman sa akin bilang isang si Marial na akala ko noon hanggang dito na lang at hindi nauunlad. And the moment that I realize na yung plano ng Lord is so perfect and wonderful, yun po yung time na naranasan kong mahalin yung Diyos araw-araw ng buhay ko. Na every simple decision, kahit sobrang
maliit na detalye ng life ko idudulog ko sa Lord. Na kahit siguro may usapang pagsuko, usapang pain, hurt, heartbreaks in my life, as long as na yun yung plano ng Lord, I really discern na yun yung plano ng Panginoon sa life ko. Hindi po ako tumitigil na isuko kahit po sobrang sakit. And it is because sa sinasabi niya sa akin, I will never leave you nor forsake you. And I will be with you to the very end of the age. Yung empowerment po ng Holy Spirit sa akin, yung sinasabi ko pong intimidated na babae, kaya ko pong magturo. Hindi nga po dahil kinaya ko, kundi dahil may pangako ang Diyos sa akin.